Sa mga bars, bawal yung mga nakachinelas shorts. Sa atin, pwede yan. Takina, ito kasi Muman, talagang ginawang parang ano eh, rally o ano, nagbato ng buong manok. Ang ina, may tinamaan ng juice, binuksan mo kasi tapos saka mo hinagis. Putang na yung nakasalo, dinasalo niya, pero yung dinaanan nung ano, putang na kita-kita ko yung saso. Kumuhit na gano'n sa loon niya, pag gano'n sa ano. Akala ko, tinikman pa eh. Hinabangan eh, natumulo. Dinilaan siya ng mga tao, dilumog siya. Natumulo. Kako. Pero ang natamaan mo, yung may putok. Kaya yami na siya. Oo. The Pod Network Entertainment. Sinasabi si 8 Messenger? Ayan, interviewin mo lang si 8 Messenger sa intro. Nawala yung isang ear eh. Mamaya na, putangin na ka. Hindi! Pasalitay mo! Pasalitay mo si 8 Messenger habang sa intro. Andito po ngayon, mga ka-Cool Pals, kasama natin ngayon si 8 Messenger! Oh, magsalita ka raw ng walang kwenta. Hello po mga Cool Pals! Galing. Oh, so, yan oh, baka may sample ano rap yan. Hintayin natin matapos yung ano, yung intro. So, yung papempem natin ng rap. Interview natin. Yung tulong niya para siya nasa loob ng sako, no? Well, bilisan nyo. Abalot yung kamay. Bilisan nyo, 30 minutes lang ang gamit ng telepono sa loob. Teka, nakano naman yan, FB. Naka-speakerphone ba yun, Rems? Speaker mo ngayon sa'yo. Bakit sa kanya? Bakit sa kanya? Speaker. Hindi ka rin yun, Rems. Welcome to the Cool Pals episode 670 exclusive on two platforms. Tawin na paorek ng paorek ha. 670 na pala episode niya. Oo nga. Oo, ganun talaga. Kamusta ka naman dyan sa loob, pare? Andito ako sa bahay, papalakas ng ano, katawan. Totoo po ba na kayo si 8 Messenger? Ako nga. Naririnig niyo po ba yung mga pinagsasabi sa inyo ni Ryan Rems? Ay, ako siya. Cool pa siya eh. Gano'n na po kayo katagal makaibigan ni Ryan Rems? Tinutawag mo lang siya. Hindi ko siya kaibigan. Meron po ba kayong may share na sikreto na hindi namin alam pero alam niyo po, kayo lang po nakakaalam? Oh, wag na. Bye-bye. Kinikin mo yung mga Cool Pals, ha? Oy, bago tayo magsimula, pasasalamatan ko yung food sponsor natin for today. Kanto at Coffee. Hindi. Wag. Ah, may A nga. Totohanin mo yung ano. Hindi nila mafa-follow yung IG tsaka Facebook pag sinabi kong ganun. Kanto at Coffee. Kanto at Coffee. Kanto at Kanto at Coffee. Oo. Kanto at Coffee. Ito lang ang coffee shop kung saan pwede kang magkape. Tapos hingi ka ng happy ending. Hindi, yung kape na yung happy ending. Ang ganda yan. Yung dulo ng kape yung happy ending kasi meron silang mga ano, parang ang tawag nila dito, ano eh. Ano tawag niya dito sa ilalim? Carrots. Carrots tsaka pati. Yung pala yun. Sabi ni James. Carrots tsaka toko. Pag nagpamasahe ka rin minsan yung happy ending, may pinapasok na. Hindi, feeling ko ano. Ano yan? Fruit beats ba yan? Pinatigas na sperm. Hindi. May fruit beats talaga yung tingin nila. May fruit beats talaga sa ilalim. Yun yung happy ending. Kasi may ngungoyain ka. Saka totoo. May ngungoyain. Can't what? Coffee. Oy, saglit. Wala pa tayong pempeng nga pala. Oh, yan. Kantutin mo na. Pepepem, pepem, 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 pepem. Ang taas pala nun. Sorry, dyan na. Speaking words of wisdom, let it be. Let her be. Pepepem, 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 pepepem. Messenger. Woo! Bakit naman yun ang pempe mo? Hindi, kasi kakatapos. Sa ano, medyo advance tayo. Ngayon, sige, tuloy mo. Advance tayo eh. Pero kasi nung ano, nung May anniversary 11. Natin, nung May 11. May 13 ngayon. Marami tayong mga worries. Pero inaya na lang natin na dumaloy at walang naging abir yan. Oo. Yes. Sipi mo, hindi ganun kainit. Oo. Oh, di mag- diba kung saan? Pero may putok ka. Joke lang. Joke lang. Ay, di na init yun. Diyan ba si Colin? Putang yun ako si Gibi. Putang yun ako si Gibi. Tagantado kayo. Tagantado kayo. Pinagkaisen niyo yung tao. Gago. Pwede din naman ako mag-Tagalog. Kasama namin sa dinner. Maano si Muman? Ano, may putok, no? Kailan? Nung anniversary, hindi ah. Oo, bakit?
dahil nung alas 12 ng tanghali, kakatapos lang niyang maligo, kinatok ko siya sa kwarto, sabi ko, sabay tayong magtawa. Anong tawas ginamit mo? Yun yung banding nila. E di, kuchi-kuchi. Yeah. Sobrang effective. Sobrang effective. Sumabay eh, hanggang alauna, wala. Kahit anong lahi, pwede yan. Oo. Nasa lahi ba? Magbanggit ka ng mga pangalan na magandang benta na. Kaya na nga eh. Kahit may nasa lahi ba talaga? Para sa last vlog natin, para sa Kuchi Kuchi and Tai Chi, pupunta tayong India. Puta. Para sa street food. Para sa street food magbakasyon. Mainitan kasi sila eh. Kailangan nila ng anti-prickly heat powder. Eh, no? Oo. Pero hindi natin gagawin yun. alam ko, sabihin ko, raise your arm, my friend. Kinaulo ka. Hindi, pero effective, nakakatuwa. Na maan mo kasi, mahiya ka din sa kaibigan. Paano mo ba sasabihin sa kaibigan mo, iputok siya? Di ba ang hirap? Buti nga ito si Ryan Rems. O, di magtagalog ka. Pag foreigner yung kasama mo, magtagalog ka. Ano sila yung mga, paano mo sinabi kay Colin? Sinabi ko sa kanya, you know, see this powder? It's a chick magnet. Talaga, yun na sila yung mga. Ano sabi niya? Really? Tapos binasa ko yung daliri ko, pinakita ko kung paano gamitin. Basahin mo ng konti, buka ka ng tawas, lagay mo sa kilikili mo. Ito ah, para sa mga nakikinig, ayan lang si Colin nandito lang sa kabilang kwarto nakatingin sa amin. Teka, tanungin natin si Colin kung may putok ba siya. What? Ang ginagago. Huwag na! Ginagago ko lang eh. Di ba okay? Tinatagalog ko kasi. Hindi niya alam yun. Sinasabi niya kaya nung anniversary natin, oh, di ba may putok si Colin? Colin, sabi niya, yeah! Sana may ganun dun sa ano, Star Talk, no? Di ba tatanungin natin si Colin? Colin, how was the diba? Chick magnet powder? Oh, you tell to the man. How did Ryan Rams invite you to put the powder on your armpit? He came in my room and then he said, I got some shit for you. Then he walked out of my room and then he came back in 5 minutes and he said, it's chick magnet powder. Did you hesitate because it looks like a shabu? Yeah, but did you thought it was drugs? Yeah, if he told me to put that in my mouth, I would have been. But armpit, I was like, okay, I think I can do this. Yeah. Ang ganda. Diba, effective? Was it effective? Did you get any chick? Quality? Oh, it smelled good, but no chicks. So may natira pa. Right. Yeah. You know why? Because the anim is not a chick magnet. The anniversary. Yeah. Yes. It was 95% male. Yeah. Male. Nakasama yung mga asawa nila. Yes, 5% so, women taken. And not just male. 3XL males and above. 5XL. May 5XL. Ubus yung 5XL na shirt. Tangina, nakita mo naman yung isa sa pinaakyat natin sa stage para budburo ng kuchi-kuchi, si Alex Avila. Ayun po. Oh, dito yan, siya. Nandito. Oo, pwede pumalit kay Pumba. Siya lang yung hindi pumalat. Kahina mo. Siya lang yung... Kahina mo. Don't worry. Alam mo. Siya lang... Kasi masaya siya. Masaya siya. And Hakuna Matata means no worries. Siya lang yung kilala ko hindi pumulag. Yung hinubakan siya in front of 1,500 na tao. Oh, daming tao. Talagang, oh, kung kailan ka pa namin, kailangan pumalag. Oh, pero ano, naisipan kong dahil sa Pumba, gusto ko siyang regaluhan ng task. Eh. Pwede siyang ano, no, mag-donate ng buhok sa Relief Goods. Sa akin? Tangin, ang dami mong buhok. Tangin, hairball ka eh. Bulbulin ka? Kung yun pala ang katawan, kung yun pala mga pabli ng katawan niyang hindi dapat tubuhan ng buhok, tinubuhan, ay ano pa ang adhahan mo sa titi niya? Yung tangkay niyan may buhok. Alam mo, pag sinupan mo ito, mahiri ng kakalaki. Pusa na yun, ha? Ay, napusa na yun. Nagpatsupa sa pusa. Yun yung gabing yung lahat game. Kita mo si Colin, game maglagay nung tawas. Ay na, lahat game. Pero ano, share ko lang, speaking of tawas, nung second year high school yung utol ko, elementary ako nun, lagi kami may guest sa bahay na may putok. Yung tropa ng utol ko. Tapos kami rin nagsabi sa kanyang magtawas siya. Paano? Sinabi mo din chick magnet? Hindi, ewan ko nung sinabi ng utol ko, pero nung nagtawas siya,
Yan, tinigilan na siyang tawaging Nardong Pero Putok. Pero ang galing doon. Nardong Putok. Oh, shout out kay Nardo. Bala. Ano na siya? May putok ako. Ha? Nardo na lang. Medyo medyo may putok. Pag inangat niya yung kilig-kilig niya, bumababa yung bala. Kasi ngayon si Nardong Bad Breath. Huwag ka na, Nardo! Di pa nagaling sa kilig-kilig mo yun? Kasi uso yung mga pelikula ni Ramon Revilla sa tanghali eh, dati. Oo. Ayun, yun ang pinangalan. Hindi naman Nardo pangalan niya. Kaya lang rhyme yung putok eh. Kaya Nardong Putok. Oo. Oh. Alam mo talaga, ipipilit mo talaga yung putok doon sa taong may putok. Mm. Na kailangan mo idugtong sa pangalan kasi yung isa kong kaklase Miko ang pangalan, Miko Tok ang Miko Tok yung pangalan niya. Oh, tapos nung ano raw nung New Year daw, kanya-kanyang New Year's resolution, sabi raw ng mga kaklasmates niya, ah, si ano po, si Nardo, wala nang putok. Anong resolution? Ano New Year's resolution niya? Harry! Ang hari po ay wala nang putok. Di ba dapat ang US resolution, hindi na ako magkakaputok? Tsaka tungkol sa sarili mo, hindi tungkol sa ibang tao. Hindi mo ba naamoy pag ikaw ang may putok? Parang siguro natural lang siguro sa'yo. Siguro naamoy mo pero hindi katulad nung gravity nung pangamoy ng iba. Alam mo na pag medyo nangangamoy ka, di ba? Pero siguro pag naamoy mo yung sarili mo, mas matapang sa iba yun. Ako yung naamoy ko talaga minsan. Hindi talaga. Alam, parang mabaho na ako ah. Naamoy ko talaga yung kilikili ko eh. Kasi nung 13 anyos ako, binigyan ka agad ako ng roll-on eh. Kaya dahil... putukin ka rin pala. Putukin. Sabi sa anak, umaasim ka na. Galing pala sa magulang pala, muna dapat talaga manggaling eh, no? Kaya ako, bago rin mag-teenager, bago pa ako tubuan ng buhok sa kilikili, naglalagay na ako, ang hindi naman ako roll-on, yung ano naman ako, powder. Kasi nakakaitim daw ng kilikili yung powder. Oh. O kaya ngayon, maitim yung kilikili. Ang ganda no, after anniversary, usapang putok tayo. Hindi, kasi siksikan eh. Oo, dami nagreklamo. 1,500. Marami ba nagreklamo? Sa putok. Sa putok. Patay na dagat. Oo, may amoy na. Sa entrance daw no? Oh, may amoy kanal daw. Pero ang saya. Laging ganun, no? May mga nagko-comment na ganun. May mga nagme-message na masaya sila kahit na anong nangyayari. Oh. Nilagay talaga namin yun para sa complete experience ng Squammy Festival. Para feel at home naman kayo. The Squammy Festival, eh. Oh. Para nasa bahay lang kayo. Nagtataka nga kami. Bakit nakasapatos kayo? Chinelas lang dapat yun. Sa mga bars, bawal yung mga nakachinelas shorts. Sa atin, pwede yan. Takina ito kasi Muman, talagang ginawang parang ano eh, rally o ano, nagbato ng buong manok. Ang ina may tinamaan ng juice, binuksan mo kasi tapos saka mo hinagis. Putang na yung nakasalo, dinasalo niya, pero yung dinaanan nung ano, putang na kita-kita ko yung saso. Kumuhit na gano'n sa noo niya, pagano'n sa ano. Akala ko tinisman pa eh, inabangan eh, natubo. Dinilaan siya ng mga tao, dilumog siya. Natubo. Kako. Pero ang natamaan mo, yung may putok. Very yummy na siya. Oo. Pero salamat nga pala sa Chooks to Go para sa pag-sponsor na manok. Ang saya. Hoy, may kuchi-kuchi ka pa ba dyan na underarm and foot powder? Meron pa. Sabihin mo wala. Ay, wala na pala. Wala. Baka pwede ilagay yung paa mo sa kilikili ko kasi nakita ko nakalagay ka na underarm. Actually, meron pa pero ilalagay ko muna sa paa mo. Bago ko ilagay sa underarm mo. Iba talaga ang kuchi-kuchi. Ito na yung first time na ganyan nilagay ang kuchi-kuchi sa kilikili isang tao. Nagamit ang paa. Gamit ang paa. Pero kahit binabato mo, pinag-aagawan nila eh. Putang na sabi ko, ano to, pandemic? Nag-aagawan kayo ng ganyan sa manok? Isipin mo naman. Kala mo, alligator. Alligator na pinapakain naman. 6 na oras yun, nandun pero, sila. Diba, nagsimula tayo ng 5. Tapos tayo, alas 11:30, alas 12. Pucha, mahigit 6 na oras sila nandoon. Kaya may nag-send nga ng ano eh, ng feedback daw. Feedback. Ano sabi niya? Oh, oh. Sa Reddit ba? Ano yung feedback niya? Ngayon na lang ulit ba medyo tayo? Medyo mahaba-haba, nag-essay. Baka pwedeng ibuod mo na lang kasi marami pa tayong pag-usapan tungkol sa... Ganito pa. Pwede bang sabihin, andyan ba yung nag-send? Pwede bang sabihin? Tanong mo nga kung pwede sabihin dito sa episode. Nandiyan ba? O di huwag mo na lang pangalanan ko naman. Kasi mag-isa lang siya eh, so alam niya siya to. Siya lang ang, sa lahat naman pero hindi ng naman ano, alam ng audience kung sino siya. Well, oo. O, di ba? Pero kung ikaw to,
Valid naman. Valid naman, nararamdaman mo yan, hindi ka namin ibabash. Oo, pero dahil nag-iisa ka, babaliwalain ka namin. Biro lang. Biro lang. Biro lang. Totoo naman, siksikan, nag-aalala rin ako sa audience eh. Place for VIP could have been a bigger. Bakit granted, that the spot could have been a more spacious. Paris Hilton ba yan? That's hot. That's ano, for been more spacious for VIP guests if we all stood up. Hanapin mo si Josh. But you si cannot expect guests to keep standing for 5 fucking hours. May F? Wala. Fucking hours. If you can't make your performers stand for 5 hours straight, don't expect your guests to do the same. Halfway through the show, we were told to stand up to give way to other VIPs, and that if we wanted to sit down, we could move out of the VIP section and sit with the general admission card because they all smells like putok. Alam ko potato eh. Then yung sinabi. That in itself made me think, what is the point of the paying for VIP if we all get is a signed poster and 2 bags of chips in exchange of dehumanizing our experience, almost akin to being pigs in a pen. If we could pay for Gen Ed and feel more comfortable, oh my God. You know who's a real pig? It's Alex Avila. Joke lang. Yun lang talaga yung nakasulat eh. Native pig naman. Native. Oh. Native naman. Yeah. Pumba. Yan. Oh, and then... Pumba. And then... And it goes on and blah, 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 blah. Pero ano, we apologize dun sa experience niya. I mean, hindi naman namin sinasadya na ganun yung mangyari. Siguro pagdating naman doon, we tried to rectify naman kaso sobrang limitado na yung kaya naming gawin sa time na yun. Oo, sobrang dami na naming ginawa ding adjustments para yung magdala ng upuan na hindi naman talaga kami sinabi na pwede daw doon sa venue kasi masyadong maging siksikan. Na-anticipate na rin natin yan. Kaya nga nung pagdating namin, kala ko ang stage sa gitna. Kasi yun ang unang napag-usapan eh, lalagay sa gitna ako para well even distributed yung VIP pati yung gen. Problema, nagka-problema tayo dun sa communication sa area na pinagbawal ilagay ang stage dun sa gitna. Kasi nga naman pag umulan wala na siya dun sa tent. May possibility na mabasa yung ibang equipment. Pero kasi yun yung talagang gusto natin kasi alam na ina-anticipate na natin niya parang maluwag ang VIP. Kasi kung nasa gitna yun, papansinin nyo, mas malawak yung buong grounds for VIP na. Eh, unfortunately, we were not allowed kasi may mga restrictions. Saka for the record, it was originally 2,000 tickets. Mm-hmm. Nag-decide na tayong mag-cut down talaga into 1,500 mm-hmm. para maging komportable. Yun nga lang, siyempre sa lahat naman ng event, hindi lahat kaya gawing perfect. Eh. Pero promise namin sa'yo, we really take your experience into consideration. Siguro. Ang take ko din dyan, since nagsama nga yung stand-up comedy at saka yung music festival, kasi ang music festival na set up, ganun talaga, ina-expect nila, natatayo yung mga tao sa VIP since kasi banda yon. Tapos yung kunyari, tutugtog yung Tanya Markova, slaman yun eh, kasi nga VIP, yun ina-expect nila na fan talaga sila nung banda. Alam mo, meron pa nga nag-comment, parang, wow, grabe, banda, nakaupo lahat. Parang ang comment niya, ganun yung gist, na parang, dapat wild. Caps may nag-comment, gusto nilang tumayo kaso ayaw nilang matakpan yung mga tao sa likod na nakaupo. So, para kaya nung mga banda na, kung mapapansin nyo, nag-i-enjoy talaga yung mga tao pero nakaupo sila lahat. Kasi pag may tumayo nga naman sa harap, matatakloban yung mga nasa likod. Pero hindi ba? Karamihan din naman sa kanya, hindi nga din talaga music concert goers. Lahat sila, stand-up comedy goers. Eh, ang stand-up comedy goers, salay, upo. Tsaka, naubos yung 5XL. So, expect nyo na. Expect nyo na, hindi kaya tumayo ng mga yun na matagal. Saka, yung... Tumatay na nga sila doon sa BIA. Ay, de. So, ano sinasabi mo, Pigpen? Oh, pero... Yung
ano, yung CR ng lalaki may flash, yung CR ng babae walang flash eh. No? Oh, burara talaga yung mga babae. Oh, ayos-ayosin nyo naman yan. Kaya pala mga pila palagi sa babae. Mga babaeng tao pa naman, di kiniplaplash ng tae ninyo. Yak, maghugas nga kayo. Di, huwag naman gano'n. Tapos, ano, hawak ka sa mga... Siguro sa tingin ko, next, parang medyo malaki-laki na na video. Yung kasi, kaya din naman din namin napili din dun. Since bago rin tong konsepto na to sa amin, hindi rin namin alam kung paano magta-turn out. Ang unang option namin is Metro 10, kaso maraming restrictions. Kasi ang gusto talaga naming mangyaring vibe. Bawal si Paris Hilton sa Metro 10. So, kung nag-Metro 10 kami, hindi nakapunta yung nagreklamo. Oh no, it's a bigger pig pen. And it's enclosed. Pig pen na may aircon. Pero yung ano, yung ganong klaseng vibe, hindi natin ma-achieve kung doon tayo sa Metro 10 kasi enclosed. Ito, dito sa ano, alam mo yung, kung paano ko napipicture ang Cool Pals, doon nang ganun nang nangyari doon sa event. Oo. Na free for all lahat, ano, nagbabatian lahat ng mga matatagal ng yung mga nagsikita sa Zoom lang. Naghahalikan yung mga lalaki sa Oo. Ang sabi nga dito, may nagbabalita na may naglaplapan daw sa set ni Sir Janoy. Oo, nandun ako. Una muna chupa eh. Meron na chupa. Di naman, ano lang, act out lang. Kasi nung sinabi ni ano. Sabi niya, tito, wag dito, tito, wag dito. Inawakan na eh. Inawakan eh. Eh kasi nandun sa part ng ni Janoy Danaw ng magchupaan. Oy, ibang kata yun. Tayo isa. Pero may nagalikan nga. Pero alam mo yung katuwaan lang naman. Diba? Pero kung totoo man, I would be really happy kung ano, diba? Katuwaan. Ito ba yung, ito, Rems, natanong ko lang i-Rems, kung first time ba niya na-experience na may humalik sa kanya na Cool Pals sa pisngi? O umilik sa yung lalaki sa pisngi? Ah, siya yung... Siya ba yung kahalikan niya sa kanya? Ah, per first time na hindi ko na hindi mo alam yung pangalan. Oh, first time. Kamusta naman ang first time na may humalik sa'yo na lalaki sa pisngi na hindi mo kilala? Ah, parang nakakamunggo ng etit. Redemption sana to eh, pero hindi. Hindi man lang dumaan sa toge. Nilampasan siya eh, nilampasan siya. Eh, putang lang, balik ka ba si Yellow Rams? Nabinalikan siya. Ang ganda nga nung ano eh, nung angulo. Madaming angulo yung may naghalika na dalawa eh. Tapos nung sa ano, sa LED, mukhang naglalaplapan pero sa isang angulo malayo. Fake lang pala. Ang inasayang. Di katulad ng alikan niyo ni Mo. Di katulad ng alikan niyo ni Mo. Dito to, pinitawan mo edits mo eh, no. Si Muman, kami ni Muman. Muman, ang kami niyo nilakan lalaking dalawa. Di ba, Joseph, oh, di ba kaya nga natin siya ginawa sa 1, 2, 3 block para magawa namin yun? Hindi mo pwede gawin sa Soler yun eh. Hindi ka makakapunta sa gitna ng Soler para sino gusto magpalik, di ba? O, at least 1, 2, 3 block. Ako may tanong ako sa guest. Ito, kasama natin si Jocelyn Nicolas. Si Jocelyn Nicolas. Si Jocelyn, may event din sila ng May 11 sa Laguna. Ano yung event nyo? Laplapan. Ano, Seven Lakes Comics Festival. Seven Lakes Comics Festival sa Doon San Pablo. Doon ba sa event nyo may nagaligan ng mga lalaki? Hindi sa pagkakaalam ko. Pero dahil probinsya yan, malamang meron na. hindi halik. Baboy sa tao. De sa industry ni Jocel, Jocel ang uso dyan, pasukan ng Crayola sa puwet. Industry? So baka naman, artist ka na ba? Pinasok buong rainbow. Yung Crayola pa yung pang-kinder. Yung mataba. Yung jumbo. Yung jumbo. Hindi, huwag mo ganun. Nandito si Jocel kasi meron silang show. Kaso tapos na yata itong... Hindi, mamaya i-re-record natin yung ano, yung pang pre-roll, ay pang mid-roll sa mga shows. Mauunang episode. Mm-hmm. Pero Jocel, ano ba ang inspiration mo dito sa pagawa? Kasi ang daming nagkagusto dito sa ano mo, sa poster mo. Ginawa mo. Tsaka ginamit pa namin siya. Bukod dun sa ano, ha, sa poster, yung mga art cards ng mga different artists. Si Jocel din ang gumawa. Tsaka si si Dark Chapel. Nandun ba si Dark Chapel sa kaya, event? Hindi, magkasama kami sa Seven Lakes eh. Sino yung nakita ko? Nakita ko. Nakakita ka lang na maitim si Dark Chapel ka. Si Dre, saka yung mga ano, sila coach. Ah. Nandun sila lahat. Boy pa pala si Dark Chapel. Okay, di ba nag-open mic yun? Nag-open mic siya isang beses, ganun. Yun yung makakasama namin dun sa isang show na
comics na pinagsasama ko ang comics at saka stand-up comedy. Oh. Ano bang ano niya? Twitter niya? Dark Scheme? Siya ba yung Dark Scheme? Hindi. Yung Twitter niya, Silent Sanctum Manga. Eh bakit may tweet siya na parang natutuwa siya na dahil fan siya ng Tanya Markova? Oh, siya idol niya yung Tanya Markova eh. Siya yung gumawa nung sa Tanya Markova. Oo. Nung kinuha ko. Kasi hindi ko kaya lahat eh. So, half-half. At saka Queen Yasmin. Ayun, Silent Sanctum Manga, tama nga. Galing, salamat. Ang ganda nung pagkagawa. Saka yung pag-drawing nila, yung pagtumutugtog yung Tanya Markova, yung mga bawat caricature nila, nag-ano, umiikot sa screen. Oh, talaga? Oh, bakit ba natin sila ginawan din ng ganong ano, syempre, card? Yung mga banda, syempre dahil, ano to eh, sila yung kumbaga kasama natin. So, part sila talaga ng festival, hindi lang tungkol sa atin. Kumbaga parang sila din yung stars ng gabing yun, di ba? So, kailangan meron din silang sarili. Pasasalamat na rin sa kanila kasi binigay nila yung oras nila sa atin. Isa sila sa mga masasayang recording natin, di ba? Alam mo, isa sa mga magical moment, ito, pag-usapan naman natin yung mga magical moment ng event na yun. Ang isa sa mga magical moment na may dalawang ngongo. Ha? Galing ka! Ayoko nga, no? Magical moment. The magical moment. Parang Adan at Eva, eh, no? Magical yung magical. 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 Parang Adan at Eva, pero nung tinagahan yung kawayan, tumama sa labi parehas. Tapos, hindi kasi, nung ginawa, kasi si Eva, ginawa sa ribs ni Adan. Oh. Ginawa doon sa labi. Binawasan pa. Kaya mas ngongo yung isa, eh. Oo, mas naniniwala akong ngongo yung si Ebsen. Ebsen ang pangalan niya, pero tinaasar ko siyang pangalan niya, Efren. Kasi hindi niya mabingkas yung Ebsen. Feeling ko Efren talaga yun eh. Pero, hindi na nga siya nakabalik dun sa VIP section. Oo, nandun siya sa gilid ng stage. Oo, tana, pumutrip siya eh. Pumutrip siya. Siya may pinaka best experience sa mga VIP. Oo, kasama niya yung mga celebrities eh, no? Oo. Umakit pa sa stage, pero hindi natin ginamit. Si Roger na lang. Sa history, first time yun na yun, no? Hindi nagawa ng NFL yan, halftime. Parang Taylor Swift lang sila. NBA, halftime, di nila nagawa. Nag-aligan, dalang ngongo. Kasi sa tingin ko, kasing monumental yan ng first moonwalk ni Michael Jackson. Walang mangyayaring ganun sa normal. Aantayin ko na to sa Grammys. Oo nga, no? And the nominees for Best Ngongo. Kiss. Ito yung so far ito yung pinakamalala na anniversary natin. Oo, isipin mo lahat ng umakit sa stage pinaghalikan. Magaling kayo. Ina, alam mo parang nakokonsensya na nga ako na tinawag nating snatcher yung nandun sa may purgood. Nawala siya eh. Hindi, umupo lang siya para di natin makita. May nag send ng picture niya ng gilid yung luha eh. Hindi niyo nakita. Napili ko joke lang yun. Ayoko ng tanggapin. Pero masaya, Sena. Oo, saya. Masayang gabing yan. Kumaway pa naman siya, di ba? Oo, dalawang kamay. Sabi niya. Yung naka-blue. Tapos lumilingon siya. Siya lang yung naka-blue. Kasi nanonood siya ng libre. Oo. Oh. Siyempre, nakakaya naman doon sa mga nagbayad. Oo, inisnatch niya yung moment. Oo. Pero hindi, yung mga nanonood doon, alam naman nila na we mean well and gusto lang natin magpatawa kasi... Nung gabing yun, lahat talaga game. Oo, isa sa mga magical moment, yung pinaakyat natin isa-isa yung mga... Guests. Yung mga guests. Sige natin ng kuchi-kuchi. Oo, hindi natin yun ang hindi natin pilano eh. Kasi kailangan natin mag-stretch. Tapos wala na tayo nagawa. Tapos ang pinakamasaya pa dun, yung umakyat lahat ng producer natin, si Ivan, si Clark, tsaka si Direk Bal. Oo. At nung sumigaw yung mga tao, nung pag-akyat ni Direk Bal lang, bakal! Bakal! Doon mo makikita. Nawala na yung nawala na yung legacy ni Direk Bal. Kaagad. Kaagad nawala. doon ko na realize na yung bakal, yung word bakal, is hindi siya derogatory. Oo nga. Hindi nga masama. Pinaastig mo nga sila eh. Oo. Oh. Ganun pala. Oh. Matigas. Matunog. Ba, nakahanap ka ng lusot, Rems, ha? Sige, sigaw mo na. Hindi, yun talaga yung intention ni Rems nung simula pa lang niyang sinabi. Kaya pala, nagigil yung pangal mo. Paka mo, ha? No, may bigote si Direk Bal. Bakal. Gano'n ba yun? Uy, we miss you. Sana nakikinig ka pa rin, Direk Bal. Nasaan ka man ngayon?
ano, higpit ng yakap ni Direk Bal noon, na-miss niya tayo. Inahanap ko kasi yung FB niya, hindi ko makita yung FB niya, bibigyan ko sana all access, pero tingnan mo naman, no, hindi ko na isama sa all access pass. Pero bumili pa ba? Bumili ata ng ticket si Direk Bal. Thank you, Direk Bal. Lagi mong... Sinasabi ko nga sa kanya, Direk Bal, pwede naman natin palitan si Ivan. Sabi ko nga. Tingnan niya natin reaction niya. Ay, hindi. Ay, naging emoji. Naging emoji. Quack. Buti na lang si Ivan hindi nagtitimpla ng kape natin, no? Takila, yung tipla lang kanina. Hingayabang yung espresso machine, eh. Ako gagawa. Ay, pucho, angas, ha. So, pero... lakas ng palakpakan kay, ano, Direk Bal. Kay Ivan, paano? Kwak-kwak, eh. Kailangan pa natin explain kung ano yung ginawa niya, eh, no? Oo. Siya yung nag-invento ng kwak. Wala pa kayo alam. Direk Bal pa rin. Kaya simula nung hindi na kayo nagbeta ng tinapay, wala kang kwenta. Kasi, but bagoong na kasi daw talaga, eh. Bagoong pinalitan niyo. Sa bagay, yung bagoong kasi hindi namin namasa, eh. Nag-decide yung pamilya nila, doon na tayo sa padak na hindi minamasa. Ano, bagoong. Di na lang, t-shirt. Sa inyo, ano pa yung ibang magical moment nung event nung May 11? Sa akin, mababaw lang, eh. Napapunta ko si Mitch, hindi siya usually pumupunta. At paano kasi? At nag-picture kayo ni Salome. Oo, siyempre. Kapal mo ka, eh. Nato sinabi, thank you for letting me be me. Hindi siya nagagalit, eh. Natutuwa ako, di siya nagagalit. Alam mo lang yun. Lumulusot si Akla. Tingnan mo. Akal. Yung asaw nito, di ba, doktok ng puso? Tingnan mo, pag unang atake mo, tininati ko, i-revive ka niya. Papanoodin ka lang yung gano'n, o. Pinusubuhan pa siya ng... I let you be you! Tatabihin niya, I'm letting you be you, buwan. Tayo na yata sa puso, that's you! That's you! Having a heart attack. Ngayon mo kontakin si Salome. Di nga pala natin napaakit si Salome, no? Ah, hindi. Actually, hindi ako. Gusto niya... na paakyatin si Salome sa akin papalagay yung powder. Ano yan? Binubulong niya? Hindi kasi talumbis na ako naglagay. Ikaw naman. Alam mo naman ako lahat. Sabi niya, ayan pala. Bigay mo ko. Ikaw naman. Sabi ko, magbabago na yung tao. Yeah, anong gagawin mo kung umakyat yun? Wala kang choice yun. No? Bababa muna ako. Hindi mo na bumaba. Ang lakas ng tanggi, ha? Hindi, ganun talaga. Kailangan mo ng hawi. Kumbaga yung, alam may yung kay Darna, yung binabaril siya ng bala. Sang dapat gumawa. Pwede naman umuwi si Darna. Huwagan ng gano'n lang. Sang dapat pagano'n mo lang. Hindi, dumating si Jay Contreras. Oh. Oo, ma. Pucha. Di ko rin in-expect yun. Kasama ng dilaw ba? Hindi. Oh. Ano daw, parang naghanap siya ng pupuntahan. Tapos parang, hindi ko alam kung yung taga Tanya Markova ang nag-ano sa kanya. Oh. Naging oo, kasi nag-gig ang Tanya Markova sa Cavite the day before. Mm. Tapos nandun na ata siya. Kwento ko sa inyo, mami. Kwento mo na dito. Bakit? Ano, may kantutan ba yan? Hindi, wala. O, di kwento alam mo dito. Kailan kaya natin masasabi kay Jay Contreras na ano na ikaw ang most requested dito. Laging ganun. Laging ganun, eh, no? Dumako na tayo sa segment na most requested. Yes. Hindi nakausap ko. Kasi nakausap ng comedy. Na tuwan-tuwa daw siya dun sa mga joke na narinig niya na parang hindi magawa sa TV, ganyan, sa pelikula. Parang ganda raw na eksena ng comedy, ganyan. Tapos inabi ko, baka pwede, no, gusto ko na sana ma-invite na mag-guest. Sabi niyo, hanap tayo oras. Ay, ganun. Mm. So, cross fingers. Mm-hmm. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Diba? Sana. Ang ating most invited guest. Ilang beses natin, most requested, most requested. Most requested, most invited. At si Bugoy na Koy-Koy naman ang most
tumang most last minute cancellation. Oo, lagi nang sinasabi na ano. Hindi, siya yung most na nag-feeling na gusto natin siya i-guest. Pero wala naman kami pakialam. Ewan ko, sinasabi, pinagkakalat niya na ano. Oo nga, no? Tsaka sa iba, ano. Na, umiiwas tayo, tapos tayo raw yung nagre-reject sa kanya. Alam mo, yung nag-cancel siya, wala naman problema, naintindihan ko kung ano man ang reason mo dyan. Pero para baliktarin mo naman yung situation, may putang na ibang usapan naman yun. May screenshot. Parang nakakalalaki naman yan. May screenshot si GB. Oh, teka lang, tama. Pero huwag na natin pag-usapan na, kasi hindi naman natin trabaho yung manira ng game. Baka naman next time makasama ka na sa 6th year anniversary. Oo naman. Tigilan na natin yung mga pagpapakalat na kung ano ng balita. Pumunta ka lang dito, mag-guess ka. Wala naman problema Kung gusto mo talaga ikaw mag-contact sa amin. Oo, pumunta ka dito, then and there, sa susunod na episode. Basta, ikaw isasalang namin. Gusto ko lang sabihin, after nung event natin, lumamig yung panahon. Di ba umuulan ngayon? Oo, umuulan ngayon. Di ba? Sobrang sunod-sunod yung mainit na panahon. Nag-show tayo. Kinabukasan umulan. Lumamig. Lunes ngayon, umuulan, malamig. Mayroon ako napanood nag-comedy show sa ibang bansa. After a few days, dumubog yung bansa sa baha. Grabe naman yung nag-show dyan sa New Orleans. Oo. Grabe yun, sa New Orleans yun ha. Delikado pa lang comedy. Puta, after 2 days, bakit lumubog yung buong lugar. So ang lesson naman dito ay nakakalamig ng panahon ng comedy. Oo. Yun naman yung ano doon. Siguro sobrang nakakatawa after sila. After 40 years, pare ha. Kumpara sa atin. Pare, lumubog. Kasi sobrang, kung gaanong kalakas yung comedy nila, ganun din kalakas ang ulan. Siyempre. Sato, mahinalan tayo. So this is something for us that we could work upon. Ano, yung comedy natin, kailangan pag-igihan natin. We strive harder to make a country. Graming nawalan ng bahay. Wala ng bahay. Saka kotse. Tangin na sa New Orleans. Kasi ano eh, masamang tao tayo eh. Oo nga. Masama ang ugali natin. Diyos ang mga masasama. Sana pinag-usapan natin yung pag-usapan natin sa episode. Dele, no, okay lang, okay lang. Hindi, I panang, let you be. You let you be me. Let us be. Tangina, kung mapapanood nyo pa. Ito si James lalasing. So, nundulo, ano? Oo, nundulo. Siya yung naglitahan. Kaya gusto ko lang sabihin, ha? Lasing na ako, wala akong pakialam. Buti na lang, may nagsasoundcheck sa dulo. Yung mga tao sa VIP, ito yung binayaran ko. Hindi, kasi nalasing kami dalawa ni Yael nandun sa gilid. Sabi ko kay... Ang bango ni Yael? Tangan na, ibang klase si Yael. Boundary. Parang boundary ka sa gabi na yun, ha? May salumi ka na, may Yael ka. Hindi, pero so, shout out kay Yael. Sobrang na-appreciate ko na pumunta siya doon. A magical moment sa akin, yung after ng event, doon sa holding area, ito si Rankin, saka si Evan Katoliko. The young senator! Inaasar ni Evan, kung sa mga hindi nakakilala kay Evan Katoliko, hindi nyo talaga siya kilala. Pero cool pal siya. Oo, cool pal siya. Isa yan sa mga moderator din. Tapos, nagigitara kasi. Tapos yung itsura kasi ni Evan Katoliko. Yung mukhang ano. Bakit mo ba sinasabing young senator? Ano siya eh. Kung natitignan nyo talaga, kahit hanapin nyo pa Facebook niyan, kahit hindi siya tatakbo, iboboto mo eh. Maamo yung mukha. Maamo ang mukha. Tapos, para siyang taga-bukid nun. Para siyang anak ni Prospero Pichay. Itanim mo! Sa Senado! Pwede siyang mapagkakatiwala ang dentista. buka na. Okay po. Tsaka apelido pa lang niya, kita mo naman, Katoliko. Tapos nagigitara pa siya. Tapos yung paggitara niya, parang magla-light up yung buhay mo. Ganda, kinatan lang yung Be With You eh, no? Tangina, yung Be With You ng Mr. Ano nangyari sa holding area? Di sa holding area ng banda, may two floors, may loft. Nandun sa ang Tanya Markova, dun sila naka-assign sa baba. Yung mga Lion and the Scouts, tapos nandun si Marvin Ivan. Tapos nandun din si... Salome. Nandun din yung ibang cool pals. Yan, dyan sila. May iglesia ni Cristo na isa. Representative. Maraming ganun eh. Pag makikita yung sa cool pals, maraming may representative ba iglesia ni Cristo nandyan. Oo, yan ang sleeper agent. Diyan mo yung lahat na nilagyan natin ng kuchi-kuchi, di ba? Lagyan natin yung
Katoliko, born again. Tapos si Lyle, Iglesia ni Cristo. Lagyan natin. Sabi niya, oh, okay ito. Parang ano lang, sa simbahan namin. Alam mo yung Paris, pag kunyari, tanim natin yan sa iglesia eh. No. Pag gano'n nasa simbahan na siya, bigla yan magtatamin. Katoliko ako! Sentinel. Oh na, yun. Ayan, pati yan sila yung kumakanta. Tapos magugulat kasi Evan Katoliko yung INC. Laglag. Asa na yun, no? Oh, meron akong video. Ayun, yung pagpasok ko, kumakanta lahat. To be, ano, yung be video with you. Ng Mr. Big. Putsas, tontuwa si Iwa, kumakanta lahat. Talaga. Kaming, oh. Ay, si Fade doon. Kumakanta rin yan si Fade, eh. Si Nayoji. Oh, si Nayoji. Nandun rin kumakanta. Tapos, biglang after nung Be With You, nag-request Iwa. Pwede bang mag-request ng More Than Words? Pucha, kumanta lahat ng More Than Words. Alam mo na ang maganda doon, may rapper, may R&B singer, may reggae singer, rock. Sa iglesia. Iglesia ni Cristo. Genre pala yun. Oo. Oh. Kumakanta lahat. Ito si Alex Avila, kumakanta rin to. Diba? Oh. Isipin mo. Galing Lion King. Sanay sa musical. Sanay sa musical yan. Si Pumba. Ano genre mo, Lion King? Ano bang kanta ni Pumba? Happy birthday, Avila. Sabi na, hindi pa. Si Alex Avila. Oh, ang ganda ng moment na yun. Kasi unison eh. Oo. No? Cool Pals. Nakakatawa lang kasi hindi siguro kaidaran ni Salumi yung kanta. Hindi alam yung lyrics. Pag nagpa-pan na ganun ako, kasi pag pan ko ng ganun ng camera, talagang kumakanta silang lyrics. Tapos pag pan ko sa isa, kakanta silang lyrics. Ganun. Pagka ay Salumi, kakawa-kawayo lang siya kasi hindi niya alam yung lyrics ng More Than Words. Kasi hindi pa siya pinapanganak eh. But that's enough for Mooman. Oo. Kasi my wife lets me be me. Oh, ang ganda. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be me. Uy, shout out nga pa rin lang sa ano sa panganay ko. I was really proud dun nga pala dun sa ginawa niya. Oh, galing. Oh. Ganda ng pagkakasabi ko. Lahat po ng talent niyan eh galing po sa kanyang nanay. Oh. So ano, labanan na ba ng mga anak to? Oh. Sapakan na lang, sakto. Wala pang ipin. Walang ipin si Kirby ngayon. Hey, kalmutikin ang pusa ko. Shoutout din nga pala kay Sir Chow Chua. Putang ina, talagang si Sir Chow, alam mo, nagpupunta yan talaga para manood sa atin. Oo. Di ba si Salome lang pinunta na yun? Huwag mong bukingin. Huwag bukingin, hindi nga. Kasama niya yung Kirby. Hindi nga daw siya nakapagsalita. Hindi niya daw nasagot yung tanong kung napanood na niya si Summer Salvi. Oo. At sinabi niya, ano sinabi niya? Parang may sinabi siya na iba. Pinakamatapang na babae sa No Limit Hunger. Okay lang. Lome Salvi. Hindi nga daw siya nakabati nung bati niya talaga na makasaysayang gabi sa inyong lahat. Oo, dahil na ano siya, na-overwhelm siya sa dami ng Cool Pals din. Oo, tsaka yung, alam mo, isa pang, nung pinanood ko yung intro natin, kinalabutan ako. Oh. Yung tumutugtog si Nayoji. Shoutout kay Nayoji na umuwi galing Japan. Oh. At syempre kay Masa din pala, gumuwi galing Japan. Oh. Para pero mas ano si Nayoji. Nayoji talagang may talent. Hindi. Alam mo yung nakakatawa sinabi doon ni Halidel. Uy, Japanese yan. Ah. Maramdamin yan. Oh, bawain, ibawin niyo. May plantar din daw si ano ngayon. May plantar si Nayoji. Oh. Sa liit niyang yun. Kaba wala naman sa isin. Oh. Pero, hindi, pero kahit wala man lang talent si Masahiro. Oh. Ano ka ba talent niyan? May bahay yan sa Japan. Talent ni Masahiro, may titiran tayo pupunta sa Yay! Japan. Napakagandang talent. Uy, booking na kayo. Patreon, libre. Nasa God tier, ha? Yung top tier. May kumakatok sa kanila. Masahiro. Patreon po. Pakibilisan po, wala po akong visa. Siguro yan yung pinaka isa sa mga totoong magical is yung mga OG Cool Pals na walang sawa. Yan, si Masa umuwi. Tristan Ting umuwi galing si, Australia. Si Richard, Boss Richard, mapagmahal. Si Ate Len, si Ate Len. Si Ate Len, Mackenzie. Pati asawa niya si Darin. Mga Cool Pals from Bukidnon.
mga cool pals na... may Ilocos pa. Ilocos. Ang kami. May amoy galing Singapore ba? Oh, yung Singapore meron nga. Tarlac din. Thank you rin saan. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Pasensya na, pero... talagang di na namin matandaan yung pangalan nyo. Ang daming nangyari sa araw nyo. Blurry yung kasi, moment sa akin lahat. May mga nagbigay pa ng mga stickers na mukha natin. Oh, yun. Thank you. May nagbigay pa ng ano, panty. Tawag ito, libro. Di, may binigay na panty? May binigay... Huh? May binigay sa akin libro kasi di ba nagwo-worry tayo tungkol sa kung magbi-business tayo kasama yung mga kaibigan natin. Meron siyang binigay na libro ano, na Bible? Tungkol para doon. CLE. Para ano, if you want to have a business with your friends, fight with each other, sabi. Huh? Fight with each other. Sabi na ka, fight verbatim yun yung nakasulat. Fight with each other. Nakalagay doon. O yan, iyan na natin. Siya ba ang nagsulat niya? O ikaw nagsulat niya? Hindi, nandun. At sa sakyan, ibibigay ko mamaya. Sa katleya nakapre. Nakalimutan ko kasi. Pero yun, tsaka ano pa, may nagbigay pa sa atin ng ano, dahil yung tissue na malamig, may nagbigay pa sa atin. Timing na timing, ano? Oh. Tsaka may nagbigay sa atin ng candy na Brett Mints. Anto, mabaho na ba talaga hininga namin? May nagbigay ng Himalayan salt yun candy. Yun nga, Tsaka yung lozenges, may nagbigay din. Yun nga, Himalayan salt. Alatang wala ka na, naubos na yung mga dinala mo galing Malaysia. Galing Malaysia siya. Pero effective yung lozenges, ha? Sabi niya, yun na lang yung natira sa, ano ko, bagay ko. Yung binigay niya sa akin na ano yun, yung sea salt, yung isang, ano, yung isang nakuha ko doon wala. Siguro, ano kasi bukas na. Tapos yung isang nakuha ko doon, walang asukal. Baka binalig eh. Joke lang. Dave yata yan, Dave Vasquez. Pasensya na kung di namin matandaan yung name. At saka ito, nagwo-worry si James baka daw kasi may mag-away dahil mainit, siksikan. Pero dahil nga cool pal, sobrang cool lang sila sa isa. Oo, yun. Si J. Cruz din. Andun. Andun ba? Oo. Hindi ko na nakikita. Kuya, tao kayo. Kuya! Kagabitin na naman si J. Cruz na ako. Oo, yun nang galing abroad. Oo, nakita ko siya. Yeah, maraming salamat sa lahat ng kung makakakita kayo at gusto niyo malaman ko ng itsura ng community ng Cool Pals. 'Yun mismo. Pinaka perfect na representation. Oh, oh. Pati yung mga guests nag-interact with each other. Oh, di ba? Mahirap pala talaga 'yun. Kasi tsaka yung guests, hindi sila basta guests, nanood talaga sila. Oo, shout out sa Spotify, ang ganda nung ginawa nila doon sa ano, sa lounge. Sa lounge. Ang ina-expect ko, takot at ayun doon ako pinakakinakabahan. Kasi ang dami kong in-invite na guests na para tumambay doon sa Spotify lounge. Pero nanood sila eh. Nanood, hindi. Oo, come and go lang sila. Hindi sila tumatagal. Si Chewy nandun. Pops Chewy. Oo nga pala, shoutout sa'yo. Direk Marius. Si Herbert ng Gigi. Si Herbert. Sabi ko kay Herbert, Moonstar 88 ah. Oo. Dahil na sa'yo nun. Alam mo yun si Keija. Shoutout kay Keija. Dumating si Keija ba? Nung uprising. Tapos na nakatawa, dun din yung in-announce ni Direk Marius yung pelikula. Mm-hmm. Di ba? Yun yung isa sa mga... Sampung utos kay Josh. Yan. So, coming soon. Abangan nyo yan. Oo. Nako, pagkwentuhan natin yung paggawa ng pelikula na yan. Napakasayang mahirap sa susunod ng mga episode. Oo. Pagka, ano na, malapit nang lumabas. Mm-hmm. Pag meron ng trailer, mga ganyan. Mm-hmm. Pero... So, abangan nyo. Oo, sa ngayon eh. Sa ngayon, ano mo, nung anniversary, sobrang ganda ng tulog ko. Tapos nung, ang iniisip ko ngayon, paano natin yun itatap? Next year. Mas malaking venue, of course. Mm-hmm. Pero yung, kasi lahat ng mga nangyari, yung sumayo tayo kasama si Queen Yasmin, lahat yun, parang ano siya eh, parang yung ginagawa lang din natin, kahit nasa malaking stage tayo. Magsasayo ba tayo dito? Anything goes lang eh. Anything goes na parang sasakyan mo lang kung ano yung ginawa ng isa, o sakyan na natin. Yung anniversary natin, culmination ng mga masasayang nangyari sa mga past recording. Kaya nung tinanong ako, sabi niya, anong meron next year? Ang cool pala siyang magsasabi sa amin kung ano yung mangyayari next year. Kasi lahat ng mga nangyaring masayang episode na sinabi nila, sa'yo nun, nung pina-trending na... Trending si Chris Martin si nga pala. No? Oh. Si Chris Martin dahil sa masayang usapan. Oh. So ang nagdi-dictate ng anniversary natin, yung kung gaano ka-enjoy ng mga cool pals yung bawat episode, doon tayo nakakaisip na, aba, oh, 'di ba? Music episode, music. Oh, kasi may mga musical guest tayo. Ang saya. 'Di ba? Kailangan nating i-culminate 'yan with the musical plus stand-up. So, 'yan yung nag-dictate nung anniversary natin, ang saya.
sobrang wala na nga akong maalala eh. Tapos yung ano pa, kinakabahan pa ako kasi hindi po mapasok sa utak ko yung set ko. Actually, nung gabi nyo may panic attack ako eh. Kasi ako totoo, I usually... Ikaw ba naman, nandun si Salomet, kasi kasama mo asawa mo, ewan ko lang, panic, hindi ka mag-panic attack. Palusot mo lang yan. Mitch, huwag mo ako awahin, nagpa-panic attack ako. Mitch, papipicture tayo kay Salome Salvi. Tara, dahil mahal kita eh. Siya yung nag-request, by the way. Ah, siya ba? Eh, siyempre, kwento mo yan. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! Punto ay Iglesia. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the POG Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Pero shout out sa Gabina naman Productions. Yan. Dahil natuwa ako sa kanila dahil feeling mo yung mga dapat na ika-worry mo tapos ika-panic mo na during that event na mismo. Kita ko sila kalmado, pati si Del kalmado. Sabi ko, kung ako to, nagpa-panic na ako. Uy, wala pa si Uy, hindi makapasok si ganyan. Pero sa kanila, wala, bigay. Tapos nagugulat na nga lang ako. May mga hindi pala ako nailagay na sa guest list. Pero dahil binigyan nila ng access pass. Wala, free-flowing ang lahat. Walang nagpasabog ng bomba. Which is great. Wala nag-away. Sobrang para tayong yung espiritu ng Woodstock, parang ganun. Pero mas may comedy. Oh. Parang ganun siya. Tangina. Next year baka may magpasabog talaga ng granada. Tapos yun ang trigger ng martial law. Diba? Alam mo kung sino? Alam mo kung sino? Yung putang inang naka-blue, sabi ko na sa inyo. may storyline eh, no? Tinrigger natin siya. Kasi kayo nagpa-plant ng idea. Snatcher pala! Boom! Maganda sana, no? Sa susunod na gathering natin, lahat sila naka-blue. Putang ina, no? Lahat sila naka-blue. Oy, tapos lahat nakatayo sa pure gold. From Paul Paharit, pamura sa mga Burat Boys ng Alberta, Canada. From Carl Francis Latonero, pamura naman sa inyong lahat dyan. Mga depota kamayo, happy anniversary Cool Pals. From Aiko Way, pa-shoutout sa asawa kong si Tonette Way. From Carlo Pablo, pag-greet ng 5th year wedding anniversary namin ng wife ko at pamura si John Aaron Mojica kay GB. Anong gagawin? John Aaron Mojica, pamura. John Aaron Mojica, medyo napaos ako dahil ang kami nagpapamura po kinakita mo! Yon, from Ramuel Mendoza, pamura naman po kay Sir Ryan Rems, yung workmate ko na si Derdy Diaz. Dear D. Diaz, tang ama ka. From Lester Lazado, pamura yung tropa ko na si Emerson Andres na nasa Japan. Mag-Patreon ka na ulit. Putang ina mo, Emerson. Kung wala kang pang-Patreon, tangin na tumira ka kay Masahiro para makatipid ka. Yun. Tangin na. Pero totoo, pressure yun. No? Ano kaya next year? Ilan bang kwarto sa bahay mo, Masahiro? Dalawa. Ilan ang kasya sa isa? Dalawa din. Paano pero, pag ihahanap ka namin ng apartment? Di ba may mga kapsula doon? Kapsula hotel? Yun, doon ka na lang namin muna yan. Shoutout din sa mga sponsors ng ating event. Narito ang... Tai Chi! Siyempre, Kuchi Kuchi. Kuchi Kuchi. Oh, at saka ang Rugged Coffee. Elias. Ang daming... Spotify! Naubos ang Elias. Ubus ang Elias. Fed! Pati Bula! Tanduay! Tanduay! Century Park Hotel. Oh. Ay, sobra. Alam mo, ito ang pinaka-busy natin, pinaka-maraming nangyayaring event. Pero... nung nasa Century Park Hotel tayo, parang wala lang. Wala lang. Parang pinaka-relax. Ito na yung pinaka-busy, pero pinaka-relax. Sarap ng breakfast, alam mo yun. Buffet pa tayo sa, Tsukiji, na napakasarap ng Japanese. Masarap yung, saka mura, yung, nila, yung buffet. Mm-hmm. Na Japanese. Oh, mga Cool Pals, puntahan nyo. I think it's worth it. Tsukiji? Parang masasabi natin na ang Cool Pals yan ang official hotel ng Cool Pals, yung Century. Sabihin nyo lang Cool Pals kayo at walang mangyayari. Sinampalin. Huwag kang kukuha ng towel! Uy, shoutout din nga pala sa Linya Linya. Puta, ubos ang merch nila. Yes!
linya-linya, Ali Sanggalang. Oo. Ikaw ang isa sa mga... Laging nakasuporta. Oo, naniniwala sa amin since day one. Shoutout sa Chooks to Go. Tangin na, ang galing ng Chooks to Go. Gumawa sila ng manok na pwede mong ibato sa tao. Dahil maganda yung packaging. Oo, ganun na sealed. Huwag mo lang bubuksan bago mo ihagis. Oo. Kasi sa... Ani sag. Pero in fairness, na-appreciate ko yung Chooks to Go. Go lang sila sa lahat sa katatanduhan natin. Pinapakandong yung mascot eh. Pinatuan din yung mascot. Sabi niya, mascot. Ayoko. Ayoko. Anong kailangan namin Chooks to Go na gawin para tigilan nyo na kami? Biro lang. Maraming salamat po sa inyo. Binulungan ko yung mascot. Sabi ko, laban mo yan. Ang Chooks to Go lang ang manok na kahit luto, lumilipad. Salamat. Salamat sa Chippy, sa Granny Goose Crunch, tsaka sa Cropek ni Mang Juan. Oo, sobrang doon mo naman mararamdaman na putang ina galante itong Cool Pals. O pagpasok pa lang sa entrance, may chichirya ka na kagad. Oo. Alam mo, tapos na-realize ng mga guests, yun na yung hapunan talaga nila. Ano yung mga gengeng? Mga gengeng yung putang ng box-box ng mga mangwan. Uy, si Julius Damonte, hindi niya alam kung paano niya sasakay sa angkas eh. Naka-angkas yun. Isang box ng mangwan sa ulo. Pero ano, thank you, sa lahat ng mga artists. Actually, kaya inuwi ni Julius yun, hindi gawa ng chichirya. Gagawin niyang lalagyanan ng damit yung kaon. Or tulugan. Or tulugan. Si Eloisa. Diba? Sagat, bago tayo mula. Chicken Chingo nga pala. Maraming salamat. Ang dami nilang pinadalang manok. Oh, Winslow, next time naman. Sumama ka naman. Oh, nasa Amerika yata eh. Kaya salamatan, pasalamatan din natin yung mga artists na pumunta nung gabi yun. Siyempre, pasalamatan natin muna si Eloisa. Yan, ang ating basking queen. Ay, may sakit si Eloisa nung time na yun. Nilabanan niya, tapos sobrang nag-enjoy siya. Oo, at nahawahan niya yung mga sumunod na banda. Buong Lion and the Scouts, may sakit. At narito siya, ang patient zero. Parang ano, medyo tuwing namimit natin si Eloisa, lagi siya may sipon. Oo. Baka gawa ng puto. Oo. Dito lang siya nakakamoy ng ganun puto ko eh. Galing di kasi sa ibang ano yun eh. Nag-guesting din kasi di mo alam kung anong sakit na oron. Ha? Hindi ko alam. New Orleans. Lion and the Scouts. Oo. Sasabihin ko lang na maraming mga Cool Pals in first time narinig yung Lion and the Scouts. So sobrang gustong-gusto na nila ngayon yung Lion and the Scouts. Ibang klase yung vibe ng Lion and the Scouts on stage. Parang peace and love talaga po. Tsang inang saya. Oo. Tsaka paalala ko naman sa inyo, hindi porkit naka-dreadlocks, bibilan nyo ng drugs, putang ina. Alam mo, yung... Ay, so go. Hindi, mamili naman kayo. Kasi, mamili kayo. Oh, kasi mamaya... middle ng set nila may gumit eh. Rem, sino ba dapat ang binibilan? Ano ang itsura ng dapat binibilan ng drugs? Naka long sleeves. Masa naka long sleeves ng time na yun ha. O si Lion and the Scouts, alam mo na namin nagsabi, saktong-sakto yung spot nila. Mm-hmm. Sunset. Bababa. Mm-hmm. Oo, sobrang ganda ng vibe. Mm-hmm. Tapos, paglubog na nung araw, tapos nandun na yung buwan, Chanoy Danaw. Oh. Ay, buja. Talaga magali ka kayo kahit lalaki kayo. Hindi ko masisisi. Hindi ko masisisi talaga. Nagulat ako na si Chanoy Danaw napunta dun sa likod. Kasi ang ganda nung spotlight sa kanya. Session talaga. Tapos talaga mararamdaman, may nag-propose. Oo. Kaso, bawal pa yung same-sex marriage. Hindi, si hindi. Babae lalaki. Ha? Babae lalaki? Hindi ko alam, ha? Will you marry me, pare? Basta ikaw. Ano ang tawag dito? Anong sasabihin ko dun sa Lion? Yung drummer nila, si Papi Cholo, solid Cool Pals yan. Nagpunta sila dito, nagdala sila ng mini donuts. Yan, sila Papi Cholo. Thank you very much. Sabi ko, yung donuts yan, mimiss ko, ha? Sago. Ay, shoutout din pala dun sa Memento. Na photo. Ito ay sponsored din ng sponsored din ito. Oh, ganda ng mga pictures ah. Sobrang ganda nung ano na mood nila pag nagpi-picture ka. Nakangiti rin sila. Tapos hinahanap talaga nila isa-isa kung kanino ibibigay yung kaya hard nga, copy. Dami, no? Kay Bimpo man yung nagtag sa atin, sobrang dami niyang pictures sa atin tinag parang nagbigay na siya ng folder. Yung ano, yung naka-fish eye. Siya ba yun? Man, Patrick Briones. Patrick, si Patrick. Thank Siyempre, you. Siyempre, thank you. At tapos, di ba? Ginawa mo to ng libre.
Thank you, nag-volunteer siya. Janoy. Alam mo, ang ganda kay Janoy dun siya sa kabilang gilid para treat dun sa mga gen ad. Oo. Ang galing. So, parang at least doon sa part na yun. Yung nagreklamo, hirap na hirap siya pumunta sa pinakaunahan ng dahil VIP. Dahil pa niya ni Janoy, no? Tapos si Janoy na sa kabilang dulo. Ano pa? Ano kaya uminit ang ulo niya. In the middle of the pigsty. Tapos, si Chris Martin. Di ba? Pucha. Alam mo, si Pinuno, medyo na ano siya eh, na Kinabahan siya. Eh. Kasi first time niya din humarap sa ganung karaming tao. Pero game pa rin siya. Oh. At natamaan niya yung kalamansi. Oo. Tapos si Queen. Na, mukhang nagmukhang meeting di advance nga eh. Salamat ho! Sa inyong pagsuporta! I declare! Shout out, Pinuno. Tangin na. Tapos si Queen Yasmin. Panoorin nyo nga pala yung vlog natin kasama si Pinuno. Oh, lalabas na. Sa ano, may basa. Makalabas na. Makalabas namin si Pinuno sa kanyang kuta. Kaya abangan nyo yan. Queen Yasmin. Queen Yasmin. Yan, trending queen dapat ang pangalan niyan eh. No? Pucha, lahat ng gagawin nun talaga magte-trending. Ibang klaseng good vibes yun. Bago na naman yung ginawa niyang acoustic, acapella. Acapella na may beatbox. Random. Galing. Tapos nag-iiba, biglang ano, Glock 9, tapos biglang Jaya. Oo, ang galing. Parang, alam mo yun, nagsiswitch ka ng radyo. Oy, ayoko to. Oy, kasi ano. Talagang sa lahat ng mga audience sa music festival eh. One-man band eh. Hindi mo na kailangan. Banda ng, yung interpretative dancing niya, yun, may dalawang litrato. The best din yung ilarawan, tapos Tanya Makoba. At? Talagang. Ay, natuwa ako sa, ano, sobrang na-touch ako dun sa sinabi ng Tanya Makoba. No? Sabi niya, amoy dagagi. Hindi, gagi. Sinabi ng Tanya Makoba na ano. December daw, wala silang. May mga gigs pero hindi ganun karami. Pero nung nag-guest ako sa Cool Pals, pagpatak ng January, tuloy-tuloy yung gigs nila. Yun naman ang din ang gusto din nating gawin sa mga nagigest dito. Na syempre may maitulong. Sana may saysay yung pagpunta niyo dito sa amin. May maitulong din naman sana. Ay, alam mo ito sinabi sa akin ni Iwa. Sabi niya, "Di ba itong venue na ito? Ano yan ni ano?" Sabi niya ganun. Sabi ko, "Oo eh. Taka, gawa tayong show doon." Sabi niya, "Di naman kayo masisisi dahil production namin eh." Sabi niya ganun. Sa July game. Daw, gagawa daw Tanya Makoba with Cool Pals. Yan! Tapos, yung venue, doon yun ang malalaman kung kaninong venue yun. Ha? Salamat po, Papa Iwa. Oo, sabi. Nagigil eh. Kasi yung manager niya, siya yung may tungkod rin eh. Sabi sa kanya, "Gout?" "Oo, oh, gout." Sabi niya, "Sige, gawin natin July," sabi ko na. Si Arto. Tanya Makoba with Cool Pals. Tapos, to cap Dilaw. Of the night. Dilaw. Oh. Pucha na, wala nang iba. Pang masayang ending din yung Dilaw. Ang galing. Tapos, after nung event. Lupit mag-perform ni Dilaw. Oo, pucha, tagal ng t-shirt. Lahat sila talagang bigay na bigay. Oh. Para ka talagang nanood ng concert eh. Ang saya makasama si John B. Si John concert B. Naman siya talaga yan. Bakala mo. Ala ko, laro-laro lang. Alam mo, tayo na mga compliment. Mga compliment lang ha. Parang totoo concert to ha. Tapos, ano pa ba ang gusto mo? Nagkwentuhan din kami ni John B. Di nag-reminis tayo ng mga panahon na magkakasama, di ba? Nung pandemic, nung medyo, nag-guest din natin siya eh. Nagpa-G-Cash show tayo, di ba? Tapos sabi niya, alam mo, maganda magkaroon ng show, Cool Pals, saka Dilaw. Doon sa venue? na hindi rin natin nilalabasan? Oo. Pero, sa Baguio naman. Kasi yun ang home court ni John B. Go! Yun yung paboritong venue, binagbabakasyon na natin lahat. Ay, diba? Shoutout din pala kay Colonel Bong de Brea. Talaga. Tangina, umakit pa talaga siya. Sipi mo umakit si Colonel Bong para sabihin may mga nakaharang ng mga kotse. Tsaka ano, para mamahagi siya ng oras para sa atin. Biro mo, galing pa siya sa clearing nung araw na yun. At ginawa tayong cover photo. Yeah. Oh, totoo? Cover photo niya. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon. Alam mo, sobrang cool niya si Colonel Bong. Kasi talagang kita mo talaga na kaya amoy tayo pa siya. Galing clearing operation. Kaya, alam mo, pasama tayo kay JJ Tan. Uy, magbe-birthday na siya in 3 days. Sino? Si Colonel Bong. Ano, mumukhay ba natin? Ay, saya. Tayo ang profile pic na. Tingin.
Ay, oo nga. Oh. Ito, di ba? Ay, puta, oo nga, no? Padala natin ang matandang prostitute. Wow! Sirahan pa natin yung pamilya. Ay, dami si Bo. Dito yung we cannot let you be you. Okay, oh, profile pic, cover photo niya tayo. Profile pic niya, Gary B. Oh, eh, kahit ako naman. Di ba? Talagang... Salamat po, Sir Bong. No. Thanks, Sir Bong. Ulitin na. Sabi ko, baka pwede tayong mag-vlog. Di ba, magbablog naman din talaga tayo, Ron? Oo, ano natin? Eh di, ano, magpahuli tayo ng sabay-sabay para sabay-sabay yung seminar natin. Nandito ka? Nandito ka rin? Oh. Ikaw nandito ka rin? O ba't nandito si Reb? Nagre-request nandito ka sa enforcer. Pwede po yung schedule, Junin. Ang galing, nakakatuwa naman. Pero, may show si, ano, si paring Jocelle? Tapos na tong eto, oh, okay. I-record natin after nito. Oy, sa mga nakalimutan pa namin batiin na celebrities tsaka mga guests at mga nakahalubilo namin, pagpaumanyan nyo na po. Pero pero maraming salamat po, na-appreciate po Coach namin. Coach Abby lahat, and Dre Gaspar, oh, nagpunta. Salamat. Si Red tsaka Vic, wag na yan. Oo, lagi naman. Lagi naman dyan yan. Ganyan suportahan sa Comedy Manila. Oh. Lahat ng comedians andun, pinapasok ko na lahat para uminom ng Tanduay. Si Yael nalasing, hindi raw yun umiinom na, pero sobrang na-enjoy niya yung gabi. Iba yung moment. Nabanggit mo na naman si Yael. Ah, di ko pa nasabi. Nagusto nga niya yung joke mo eh. Di ba, pag-akit niya, ang una sinabi niya, na-agree ako doon si joke mo eh. Kasi ako lang inabutan niya eh. Yun, maraming salamat. Maraming mangyayaring masaya. Thank you. Next anniversary ulit. Next anniversary ulit. Salamat mga cool pals. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Ow, now! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.